Dahil sa pagpapatuloy na aktibidad ng Bulkan Canlaon at masamang panahon, pinalilikas na po yung mga residenteng nakatira malapit sa bulkan. Kaya naman, ito na ang detalye sa ulat on the spot ni Aileen Pedreso ng GMA Regional TV. Aileen? Sa kabila ng pangamba dala ng masamang panahon, ilang barangay sa La Casiliana Negros Occidental ang nagsimula ng mag-evacuate ng kanilang mga residente. Ilang residente ngayon sa mga lugar na sakop ng 4 hanggang 6 kilometer permanent danger zone ng Mount Canlaon ang pinag-evacuate na ng La Casiliana LGU. Ito ay sa kabila ng hamon na idinudulot ng pag-ulan dala ng masamang panahon. Kagaya na lang sa Barangay Biak na Bato na unti-unti nang nagsasagawa ng evacuation sa mga residente na nakatira sa paanan ng bulkan. Minabuti umanong isagawa ang evacuation ng mas maaga para na rin sa kaligtasan ng mga residente dahil sa posibleng muling pagputok ng Mount Canlaon. Hinahanda na ng barangay ang paglikas sa hindi bababa sa 30 pamilya upang dalhin sa evacuation center sa bayan. Inaabisuhan rin ng La Casiliana LGU ang mga residente, partikular ang mga senior citizen at mga buntis na mag-evacuate na muna. Nakahanda naman ang food at non-food items para sa mga lilikas. Hanggang ngayon ay suspindido pa rin ang klase sa lahat ng antas dito sa bayan. Nananatili naman sa Alert Level 2 ang Mount Canlaon sa kabila ng patuloy na aktibidad na ipinapakita nito. Ayon sa FIVOX, asahan ang baha na may kasamang sulfur debris na naipon pa noong pumutok ang bulkan noong Hunyo, bunsod ng pag-uulan. Dahil na rin natatakpan na makapal na ulap ang bulkan ay hindi nakikita ang usok na binubuga nito. Sa kabila ng patuloy na aktibidad ng bulkan ay nilinaw ng FIVOX na walang eruption or walang minor eruption sa bulkan base na rin sa kanilang monitoring. Connie? Maraming salamat at ingat, Aileen Pedreso ng GMA Regional TV. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.